Alam niyo ba na noong unang panahon, ang mga napatunayang nagkasala sa paggawa ng krimen ay pinarurusahan sa pamamagitan ng bitay, ang capital punishment o tinatawag ding death penalty. Ay malawakang pinagtatalunan simula pa noon hanggang sa kasalukuyan at ito nga daw ay hindi makatao o makatarungan. Isang dentista ang nakasaksi sa isang lasinggero na naaksidenteng nakuryente dahil nahawakan ito ang isang live electric generator na nagdulot dito ng agarang kamatayan. Dahil dito, ang dentistang si Alfred Southwick ay nagkaroon ng idea na ang kuryente ang maaaring maging alternatibo sa pagpataw ng parusang kamatayan sa mas makataong paraan. Ang silya elektrika ay unang ginamit sa mga hayop at sa pagsasagawa ng euthanasia sa mga stray dogs sa Buffalo, New York. Ngunit umpisa noong August 6, 1890, ang silya elektrika ay sinimulang gamitin sa pagpataw ng kamatayan sa mga kriminal. At ang kauna-unahang naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika ay si William Kemmler mula sa Auburn Prison sa New York. Ang unang daloy ng kuryente na natanggap ni William Kemmler ay tumagal ng 17 segundo. Matapos nito, siya ay nawala ng malay. Subalit, ayon sa doktor na nakaantabay, patuloy pa rin ang pagpintig ng kanyang puso at wala man itong malay, siya ay patuloy pa rin humihinga. Ang ikalawang doktor na tumingin kay Kemmler ay nagmungkahi na padaluying muli ang kuryente sa katawan nito nang mabilisan at walang humpay. Subalit, kinailangan muna na muling i-recharge ang generator upang ipagpatuloy ang pagkuryente sa walang malay na katawan ni William Kemmler. Sa ikalawang pagkakataon, ang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Kemmler ay umabot sa 2,000 boltahe at nagdulot ito upang pumutok at dumugo ang mga ugat ni Kemmler at mapaso ang parte ng kanyang katawan na pinagkakabitan ng electrodes na nakakonekta sa silya elektrika. Ang pagkuryente sa kanyang katawan ay tumagal ng halos 8 minuto. Ayon sa ilang mga saksi, karumal-dumal ang kaparusahang ito. At sa kabila ng mga komentong ito, marami pa rin mga estado sa Amerika ang piniling isakatuparan ang paggamit ng silya elektrika sa pagpataw ng parusang kamatayan. Bago natin ipagpatuloy ang salaysay na ito tungkol sa pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa silya elektrika, isang hamon ang aking ihahain. Alam kong may natutunan ka rin habang nanonood o nakikinig sa mga nagdaan pang mga salaysay sa channel na ito. Kung kaya't, maaari mo bang i-click ang subscribe button? Salamat sa patuloy na pagsuporta at walang sawang pakikinig. Kilalanin na natin ang pinakabatang biktima ng silya elektrika. Noon lamang 2014, matapos ang 70 taon ng pakikibaka sa batas ng mga kapatid ni George Tinney Jr. na pagtanto ng mga hukom na si George ay inosente sa kasong ipinataw sa kanya na nagdulot ng kaparusahang kamatayan. Si George Tinney Jr. ay ang pinakabatang naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Ano kaya ang tunay na kwento sa likod ng isang kaawa-awang batang lalaki na may lahing African-American upang matamo ang hindi makatarungang kaparusahan at maaaring ito ay biktima din ng tinatawag na racism? Si George Tinney Jr. ay nahatulan sa isang pagkakasala noong kasagsagan ng Jim Crow era, ang panahon kung saan ipinatutupad ng batas sa Estados Unidos ang magkaibang pagtrato sa mga puti at mga may itim na kulay ng balat.
Ito ay tinatawag ding racial segregation at naging isang legal na batas noon sa Estados Unidos. Sino mang magtangkang tumaliwas sa mga batas ng Jim Crow ay mahaharap sa paglilitis, pagkabilanggo, karahasan, at kamatayan. Si George Tini Jr. ay nakatira malapit sa riles ng tren na naghihiwalay sa komunidad ng mga puti at mga itim. Ito ay sa bayan ng Alcolu sa South Carolina. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa pabahay ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Ngunit matapos ang paratang kay George, ang kanyang buong pamilya ay puwersahang pinalayas sa kanilang komunidad. Alamin natin ang detalye ng mga pangyayari. Isang araw, ang 20 batang babae na sina Betty June Binnicker, 11 taong gulang, at si Mary Emma Thomas na 7 taong gulang lamang ay nagbisikleta upang mamitas ng mga bulaklak. Nang makita nila si George Tini Jr. at ang nakababata nitong kapatid na si Amy, nagtanong sila sa mga ito kung saan maaaring makakita ng May Pops, ang dilaw na prutas ng passion flowers. At ito na nga ang huling pagkakataon na nakitang buhay ang 20 batang babae. Hindi na sila nakauwi pa ng bahay ng araw na iyon. Nagdulot ito upang ang higit 100 residente ng Alcolu kasama si George Tini Sr. ay magtipon-tipon upang halughugin ang buong lugar para hanapin sila Betty June at Mary Emma. Kinabukasan, natagpuan nila ang mga bangkay ng 2 batang babae sa isang maputik na kanal. Ayon kay Dr. Asbury Cecil Bozard na nag-eksamin sa bangkay ng 2 babae, walang senyales na nanlaban ang mga ito. Subalit lumalabas din na nagtamo ang 2 ng matinding pinsala sa kanilang mga katawan, lalo na sa parte ng ulo na nagdulot ng kanilang agarang kamatayan. Noong gabing iyon, naging usap-usapan na sina Betty June at Mary Emma ay nakita ding napadaan saglit sa bahay ng isang prominenteng puti noong araw na sila ay nawawala. Subalit wala ni isa man na nakapagkumpirma na ito ay totoo. At ang mga kapulisan noon ay naniniwalang isang itim ang may kinalaman sa krimeng ito. Sa hukuman ng Clarendon County, ang mga nagpapatupad ng batas ay napag-alaman na may isang saksi na nakakita sa pagtatanong ng 2 batang babae kay George Tini Jr. Kaya kaagad sila ay nag-atas na dakpin si George. Noon din, si George Tini Jr. ay kaagad na pinusasan at tinanong ng ilang oras sa isang maliit na silid nang wala ang kanyang mga magulang, abogado o sino mang saksi. Matapos iyon, sinabi ng mga pulisya na si Tini ay umamin sa pagpatay kina Binnicker at Thomas matapos mabigo ang kanyang planong makipagtalik sa isa sa mga batang babae. Tumanggi din ang mga pulis na ibunyag kung saan nakakulong si Tini matapos umalingaw-ngaw sa buong bayan ang balita na siya ang pangunahing suspect sa pagpaslang. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi alam kung nasaan siya habang papalapit ang araw ng kanyang paglilitis. Noong panahong iyon, ang 14 na taong gulang ay itinuturing na edad ng responsibilidad. At si Tini ay pinaniniwala ang responsable sa pagpatay kina Binnicker at Thomas. Mga isang buwan pagkatapos ng pagkamatay ng mga batang babae, nagsimula ang paglilitis ni George Tini Jr. sa Clarendon County Courthouse. Ang abogadong hinirang ng hukuman na si Charles Plowden ay walang ginawang hakbang upang ipagtanggol o mapawalang sala ang kanyang kliyente. Sa loob lamang ng 2 oras na paglilitis, nabigo si Plowden na tumawag ng mga saksi o magpakita ng anumang ebidensya upang hindi matuloy ang kaso sa prosecution.
ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya na ipinakita laban kay Steeny ay ang kanyang sinasabing pag-amin, ngunit walang nakasulat na record na umamin nga ito sa paratang sa pagpaslang. Sa oras ng paglilitis, isang linggo nang hindi nakita ni Steeny ang kanyang mga magulang. Kasunod ng mga pagsusuri ng mga hukom na tumagal lamang ng wala pang 10 minuto na patunayang nagkasala ng pagpatay si Steeny. At noong April 24, 1944, ang binatilyo ay sinentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng electrocution. Walang sino man sa hukumang iyon ang nagprotesta sa hatol na pagbitay kay George Steeny Jr. May isang unyon sa South Carolina na nagpetisyon kay Governor Olin Johnston na bigyan si Steeny ng clemency o karampatang awa batay sa kanyang murang edad. Subalit, mas dumarami ang mga nagpapadala ng sulat sa tanggapan ng gobernador na huwag pahintulutan ang hiling ng unyon na bigyang awa si George Steeny Jr. Ang mga taga-suporta ni Steeny ay umapila sa lahat mula sa pangunahing ideya ng pagiging patas hanggang sa konsepto ng katarungang Kristiyano. Ngunit sa huli, wala sa mga iyon ang naging sapat para iligtas si Steeny. Noong June 16, 1944, pumasok si George Steeny Jr. sa execution chamber ng South Carolina State Penitentiary sa Columbia na may nakasukbit na Biblia sa ilalim ng kanyang braso. Tumimbang lamang siya noon ng 95 pounds o higit 43 kilo. Nakasuot siya ng maluwag na striped jumpsuit. Napakaliit niya nang umupo at nakastrap sa isang adult-sized na electric chair. Kaya, nahirapan ang state electrician na ayusin ang isang electrode sa kanyang kanang binti. Isang maskara na masyadong malaki para sa kanya ang inilagay sa kanyang mukha. Tinanong ng isang assistant captain si Steeny kung mayroon siyang gustong sabihin sa huling pagkakataon. Ngunit sumagot lamang si Steeny ng, "No, sir." Ang doktor ng bilangguan ay nagudyok pa. "Ayaw mong sabihin ang anumang bagay tungkol sa iyong ginawa?" Muli, sumagot si Steeny, "No, sir." Nang buksan ng mga opisyal ang switch, nasa 2,400 volts ang bumalot sa katawan ni Steeny na naging sanhi ng pagkatanggal ng maskara nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at lumuluha, lumalabas ang laway sa kanyang bibig. At ito ang napanood ng lahat ng mga saksi sa silid na iyon. Pagkatapos ng 2 pagbugso ng kuryente, si Steeny na 14 na taong gulang lamang ay binawian ng buhay. Sa loob ng maikling panahon na umabot lamang ng 87 araw, si George ay kinasuhan ng pagpatay, nilitis, hinatulan, at binitay ng Estado. At noon lamang 2014, ang paghatol ng kamatayan kay George Steeny Jr. ay muling binuksan ng korte at napatunayan na si George ay walang sala at ang pagbitay sa kanya ay isang pagkakamali. Sinabi ng kanyang mga kapatid na ang kanyang pag-amin ay pinilit lamang upang magkaroon ng hukom ng mahahatulan noon. Sa oras ng sinasabing pagpatay sa 2 batang babae, buong araw nakasama ni George ang kanyang kapatid na si Amy na nagbabantay ng alagang baka ng kanilang pamilya. Naiulat din na si Wilford Johnny Hunter na naging ka-cellmate ni Steeny sa bilangguan ay nagsabi na tinanggihan ni Steeny ang pagpatay kina Binnicker at Thomas. Sinabi niya, "Johnny, hindi ko yun ginawa. Hindi ako ang may sala." Sabi niya, "Bakit nila ako papatayin sa isang bagay na hindi ko naman ginawa?" Hindi natin hawak ang kapalaran natin o ng ibang tao. Ngunit may mga pagkakataon na maaari sanang ginamit ng hukom ang kanilang puso.
sa mga oras ng paglilitis kay George Stinney Jr. hanggang sa kasalukuyan. Walang katarungang natamo ang mga batang sina Betty June at Mary Emma. At ang pagbitay kay George Stinney Jr. ay isa ring malaking krimen na ginawa ng mga naging hukom ng Estado noon na nagtamo lamang ng katarungan matapos ang 70 taon kung kailan huli na ang lahat. Meron ka bang mga saloobin, opinyon o mga nais ipahiwatig? I-type mo lamang ang mga ito sa komento. At huwag kalimutang i-click ang thumbs up kung naantig ang iyong puso. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hihintayin kitang muli sa susunod na video.